So ang ganda po ng yung ibo. Dito po to sa taas ng Barangay Nicolas, Magsaysay, Occidental Mindoro. Tingnan natin. Medyo mataas lang yung kanyang pader. Tsaka ang daming ibon. Sisilip lang tayo ng konti. May mga butas sa ilalim. Ganda ng rock formation niya. Ayan. Tapos yung kanyang mga rock formation, parang mga malalaking itlog. Parang itlog ng pusit. Po, kung nakikita nyo po, yan po yung ibaba ay Barangay Nicolas. Bayan po ng Magsaysay. So yun po yung kalsada papunta doon sa bayan ng Magsaysay. Nandito po kami ngayon sa itaas ng bundok. At papunta natin ang Uno, ang Cueva Uno, Dos, Tres. Ayan si Unyok Juan. Pagod na si Ayon. At si Unyok to, siya yung aming guide. Medyo matarik po talaga to. Nandito lang kami sa tuktok. Pero hindi pa ito yung pupuntahan namin. Medyo hinihingal kami. Kaya tapusin niyo po yung video dahil siguradong mag-i-enjoy po kayo. Samahan niyo kami sa amin pong adventure. Pupunta natin yung Cave 1, 2, and 3. Napakaganda daw doon sabi nila. Kaya samahan niyo kami. Sobrang taas, oh. Nandito na po kami ngayon sa tinatawag po nilang pahingahan, pero hindi pa po ito yung ating pupuntahan. Ito ay isa lang sa pinakamagandang kuweba o yung cave. Kung mapapansin nyo po, yan parang may mga nakalawit na ulo ng parang ahas, parang dinosaur. Yung iba naman ay parang paniki. Ayun po ang mga nakalawit na yan, oh. Parang imahe po siya ng iba't ibang hayop. So ngayon ay papasukin natin. Ang ganda. Ang daming panike. Yan. Oh. In-entertain tayo ng mga panike. So simula muna tayo dito. Tabi-tabi po. Ito po ang tinatawag nilang pahingahan. Pero yung mga rock formation, no, parang may mga sign talaga. Ito parang dinosaur, eh, oh. O kaya ay dragon. Yun po, parang backbone, you know? Saan? Oo. Yun naman parang backbone niya, buto sa likod. Tapos, ikot tayo dito banda. May nakikita kayong mga parang nagluluto dito. Kasi pahingahan nga po nito ng mga nagkakaingin, nag-uuling. Dahil magandang lugar na ito, dito sila namamahinga. Dito sila nagluluto. Ganda. Ayan o. Parang altar. So, ito na yung kanyang bubong. Ipapakita na namin ang kanyang bubong. Iba talaga yung sign ng mga rock formation niya. Oh. Parang may mga ibig sabihin. Tapos, parang parang, ayun yun, oh. Yung itim na yun, parang mahal na berhen na malaki,
O parang poong Nazareno. Parang pare. Yung imahe niya. Yun, yun. Pag dito ka. Ayun. Yung nakatayo na yan. O parang tao na malaki. Parang si Jesus kasi Oo. yung balbas niya Kaya nga. So, yun po. na nakaganon siya oh. Nakaganon. Oo. So, dito naman, may parang payong. Ayan. May bubong na, tapos mayroon pa ulit siyang bubong. Dalawa. Ayan, oh. Ang dami mga imahe ng Santo Niño, Birhen. Tapos, may mga sapot. Ayan, pailong anyok. Yan. Ganda, oh. Kaya-kaya akyatin na ayon yan. Kaya yan, akitin. Ano kaya meron dyan, oh? Ang Ang ganda, ganda sa loob. Pugad na. Pakaibig ko na yan. Swerte yan ba? Pugad na ba rin sa sayo? May Pakaibig ko ka sa loob na. na yung kinina. May snake, no? Hindi, yun may drawing pa. Ang video yung mga draw eh. Hi. Ayan ang paniki, guys. Maraming dumidaw ng paniki. Guano. So, ngayon, papasukin natin dito. Kalog. Yun. Grabe, ang ganda dito. Yun, nataas. Ano yan? Pugad ang paligid. Ang paligid. Gabi niyo ka. Ha, panike, no? Pugad. Balik sa sayaw. Pugad. Saan ang kakintabi? Ah. Yan po yung bato na yan, no? Pag natutukan siya ng ilaw, kumikintab. Lapitan nga natin. Ano kaya yan? Limestone. Limestone. Kita. Patak ng tubig. Ah. So yun po. Ganda. Siguro to dati may tubig to dito. Natuyuan lang. Tapos, dito banda. Dito nga. Ay, oo. Buhay na buhay pa po yung mga bato dito. Kasi kumikintab pa yung mga bato. Sana mapangalagaan doon ng barangay. Kaya dapat pala ay huwag to ditong pausukan. So medyo malawak din yung yungib na to. Dahil hanggang dito siya. Pero hindi pa po to yung pupuntahan namin dahil mayroon pa tayong pupuntahan na mas maganda. Mas kaabang-abang. Mas kaabang-abang. Malawak. At kapanapanabik. Mas malawak daw. Mas mahirap. Ganda. So, dapat pala to ay protektahan ng barangay dahil buhay na buhay pa yung mga bato dito. Itong mga bato dito dapat ay hindi nauusukan para manatili yung kanilang buhay. Para puting-puti. Oo. Kasi once na mausukan, umiitim yung bato. Makintab eh. So, ngayon po, pupunta na kami doon sa cave number 1. Nandito na po kami ngayon sa cave number 1. Ay pahon, matarik. Kaya ingat-ingat po. So, ayun na sila. Tayo naman ang susunod. So, umakyat kami diyan sa pagkatarik-tarik na mga bato.
dahil dito sa taas, dito naroroon yung cave number 1. At nandun na si Ayon, si Unyok 1 at si Unyok 2. Yung ating mga guide. Bago ako bababa, ipapakita ko muna sa inyo ang itaas ng kuweba. Kinasabi kong sobrang ganda. Ito po sinasabi nilang palasyo sa taas ng bundok. Ayan po, kung nakikita nyo. Sobrang ganda. Ang taas. So yun yung pababa. Ngayon, bababa na po tayo. Ano meron? Lawak pala dito sa loob. Haligi na pang palasyo, yan. Parang sa mga palabas. Hindi rin pala nakakatakot pag sa loob. Ah, dito. Ano yan? Yung pinakato, ano yan? Pulig palita. Ganda, oh. Kakaibang bato. Yun, kumikinang. Kumikinang, yun o. Kumikinang. Ah, dyan galing. Yan yung mga tinatawag na stalagmite, stalactite. Yun, tumulo na. Pag tumutulo siya, ito. So, sabi nila, swerte daw. Ay! Hindi basa? Makinis. Hindi pa naman. Basa siya, pero makinis. Ganda. Mabubuhay ba lang ang tubig? Ayaw nga. No? Ganda. Mana. Smooth siya. So sa mga pupunta dito, dahan-dahan lang. Pero hindi siya nakakatakot. Maganda. So yun pong itaso, parang napakalaking haligi. Ayan. Yun. Naghihintay si Unyok ng kaginawaan dyan. Pag may malaglag. Ira, 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 ira. Ira, ira. Sasaluin niya yung tubig. May tubig kasi galing doon, no? So, babagsak, sasaluin niya. Ira, ira. Ira, ira. Ira. So, ito yung pinakahaligi niya. Tapos yun yung itaas ng kuweba. Kailangan mo log doon. Malawak pala. Ito pong butas na to. Nakikita po to sa baba ng Nicolas. So, akalain mo parang simpleng butas lang. Pero kuweba pala pagdating dito. Kaya may akyatan po yan. Kasi doon sa itaas ay mayroon pa daw po. Kaya lang, hindi na kami iakyat. At dyan po sa taas ay maraming pugad ng balin sa sayaw. Kasi marami tayong nakikita eh. Pinawisan ka na ba yan? Sobra! Kasi sobrang taas kayo talaga ang aking inakyatan.